Good day, car buddies! Welcome to another test drive episode of Car VPH. And for today's video, we're back here again at Honda Alabang. Oo nga, ang tagal na natin kinakabalik dito. Oo nga, no? Anyway, so today, yan, kasama ko si Yux and si Sir Franz. Of course, Sir Franz. Invite niyo po yung ating car buddies. Hi, pwede po kayong pumunta dito sa Honda Cars Alabang para mag-test drive ng mga units namin. So, hanapin nyo na lang po ako, Franz Cabrera. So, ang number ko po is 0915-2746-227. So, yan po. So, ano nga palang itetest drive natin ngayon? So, today ang itetest drive natin is yung CR-V HEV RS. Yun. So, Sir Franz, pwede na ba natin experience? Oo naman, sir. Okay na po. Alright, but before that, syempre, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Carby Page. And hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming videos. So, ano pa hinintay natin? Let's go! Let's go! Ito na nga guys, good day sa inyong lahat. Welcome po sa another test drive episode. Kasama natin si Sir Franz, si James, and si Mela. Ang hyper ng isa dito. Siyempre. So ayun na nga, first time natin makakasama si Sir Franz sa test drive. Sa test drive! Hindi, kasama na rin natin siya. Sa test drive! Oo nga, kasama na siya. Kapag test drive na yata kay Tito Yux dati. Sino kasama mo? Uy, ano? Parang galit. Parang may selos eh, no? Kasama mo. Sino ang kasama mo? Sinika? Uy, Sinika? Oo, yata. Let's go! Yay! So, ito nga palang tinetest drive namin, guys, ay yung CR-V HEV RS. HEV RS. Oh, yun. Hindi, no? Nagkusa na yan. Side camera ba yan? Lane watch camera. Oh, lane watch. Pagliliko ka, sir. Talabas yan. Kanan tayo dito, sir. Dito? Padangari. Okay. So, iyan na nga. What? Oo nga. Relax na nga. Taka na. Alam mo kasi, ito talaga sa, ano, sa Honda. Parang built for speed sila eh. Wow. Eh, ilang ang ano ko para sa akin. Need for speed. Built? Charot lang. Baka mamaya maging family tayo rito. Need for speed, need for speed ka dyan. Dominic Toretto. Ayun, ang laksang hatak. Kaya nga eh. Tapos ang tahimik. Yan yung isang mapapansin. Sir, ilan bang driving mode na ito? Ano sir? CR-V. Tatlo sir. Normal, eco, tsaka sport. Wow! Kasi RS to eh, hello! Baka normal lang ngayon. Popobia ako kapag mayroong sinasabing sport eh. Pwede bang tanggalin yung sport? Pwede, pero naka-normal lang tayo sa RS. Ayaw mo yung sport! Bakit? Kanan tayo dyan ka. Bakit ito yung pagpalo? Sir, ilang variants meron itong CR-V HEV? Yung CR-V kasi ma'am, tatlong variants. Mm-hmm. Yung base, tas yung mid. Itong HEV nga lang, top of the rail lang talaga siya. Itong HEV RS. Tinatripe natin today. Sir, yung gastos ba nito sa maintenance, same lang sa non-hybrid? Almost ano naman ma'am, almost the same. Yun nga lang after 8 to 10 years kasi may battery replacement doon sa yung hybrid mismo. So, yun lang yung medyo mas mahal. Pero ma'am, magkano kaya yun? Estimated daw po mga nasa 250 to 300 daw. Ganun siya. Pero ano pa naman yun after 10 years? After 10 8 years. 8 to 10 eh, no? 8 to 10 years. So, itong RS is 5-seater na sir? 5-seater. Yung dalawang variant po ng CR-V, yun yung 7-seater. Pero yun, 1.5 turbo siya. Ito ay 2.0 na. Walang turbo pero naka-hybrid. Naka-hybrid. Oo. Tsaka sobrang luwag, no? Sobrang luwag. Tahimik niya yun. Yung 7-seater kaya, no? Kanina, maluwag pa rin. Kanina pag-start ko rin ito, akala ko, nag-power lang eh.
So, tsaka sobrang tahimik. Mm-hmm. Yung 7-seater yata, sir, yun yata yung last time na blinag namin dyan, no? Ayaw ko feeling ko. Ito, hindi pa na nabavlog to. Hindi pa. So, hopefully, no, sir. Charot. Yun yung debut ko. Paano nga pala yung ano neto, sir? Yung hybrid niya, paano siya nag-work? Kusa siyang nagsiswitch, sir. Pag hindi mo kailangan masyado ng power. Pag cruising ka, yan, ngayon, naka-ano tayo. Ito yung electric lang. Nakalabas yung word na EV. So, battery ito, lang ito. Automatic yes. Na siya na naka-engage na siya. Mm. Oh, okay. Pero pag dininan mo yung tapak mo, dun, syempre, mas kailangan may ng torque. May reach yata siya para mag-activate yung gas. So, yan, naka-ano lang tayo. Ito siguro kapag mga naka-ano ka lang, mga hanggang 30. Basta cruising speed, hindi mo kailangan na masyadong power. Mag-on yung electric. So, kahit nasa highway ka, tumatakbo ka ng mga 80. Oo. Basta hindi mo kailangan basta na yung bahala. Oo, cruising ka lang. Ito, try so, yan. Pag medyo madingin na. Kapag nadidinginan yung ano, yung axle, saka siya mag-activate. Sir, anong meron sa ano sa Honda Connect kanina? Yun po yung app namin na kahit nasa ibang bansa ka, pwede mo ma-check yung status ng kotse mo, yung location, kung pwede mo mabuhay yung engine. Parang talaga? Counterpart sa ano, yung may counterpart sa Ford. Sa Ford. Yung Kiname, yung ganun nila. May mga ganyan na rin kasi usually ngayon ng mga ano cars. So parang kailangan mo lang ng internet connection sa phone. Paano mo ma-activate yung sa Connect, sir, kung ano yun, kailangan hey, yung kotse. Hindi, sir, parang may sa satellite siya eh. Oh. So kahit, bawa, syempre, nasa parking sa mall, syempre, di mo naman makukonect sa internet. Kaya so, pwede ba naman yun? Okay. Pero alam ko, may subscription yun. So, pero pag bumili ka sa amin, naka free 3 years subscription ka, tapos yung ika-port for renewal na siya. Ayos. So, bali, parang may trial talaga, no? Parang, sa'yo yung gano'n. Kaya ako. Masa nga ito. Dire-diretso lang ba tayo? Papasok mo tayo ng expressway, hindi naman. Oy! Pero, anyway, since fuel efficient... Ay, meron siyang ano, ha? Ano tawag dito, sir? Heads-up display. Heads-up display, What's that? Ito yung... Size screen. Usually, driver lang siya makikita. Sa driver seat. Ayo, amazing. Para makikita pa rin yung yeah. Speed mo. Kaya lang, sa akin, mataas ako eh. Na-adjust ba siya? Hindi eh, sir. Alam ko na. Yung upuan mo na lang yung i-adjust mo. Hindi, ako na lang mag ganun ako. ganun ikaw. Para makita ko. Ayan ako. Para makita mo yung speed mo, hindi ka natitingin sa dashboard. Okay. So, ilan ang fuel economy nito, sir? City driving po nasa at least 15 to 18. Highway driving nasa 20 to 22 siya. So ganun siya katipid. Kumbaga ang ano dito sa EV kasi kumbaga kasi lagi tayong napapadaan sa traffic, parang doon siya nag-activate yung EV mode niya. So siguro mga city driving ilang city 15. Driving sir 15 to 18. Okay, kita mo? Kasi nga dahil dun sa EV niya. Ayan, gaya ngayon, naka-electric lang tayo. Ayan o, okay siya. Cruise control, sir. Meron, adaptive cruise control din siya. Uy, nag-ano siya? Nag-alarm. Oo. Pag medyo nag-sudden braking. Pero hindi siya mag-ano, yung automatic na mag-i-stop. Meron din siya, sir. May assist din siya. Parang... Pero hindi siya mag-pull stop, mag-ano lang. Oo, assist lang din siya. Tapos, yan, notify kung nakita niya. Kaya nga eh. Pati sa heads-up display lalabas yun. Ito kayang cruise control natin. Testing natin. 30 lang. Automatic yan, sir. Kunyari. Ano ba ito? Adaptive ba? Or adaptive. Adaptive pala ito. Automatic yun na under din. Hindi. Ganun. Pero automatic siya umi-stop. Kasi yung sa may distance niya, okay no. Automatic ito pala, automatic sir. Automatic din siya. Front wheel drive lang ito, sir, no? Yes, yes. Itong hybrid. Ayan, wala na akong ginagawa. Galing ah. Ano siya? Sumusunod siya? May ganun din siyang feature. Itong parang manubela, tapos may linya-linya. Pero syempre, disclaimer lang, pag ano lang siya, malinaw yung paint sa kalsada. Pero ayan, sige, naka-on siya. Ano natin yung distance. Malayo. Tapos yung speed natin, gawin natin ng kahit 120.
Pwede ba ito 120 yung speed, sir? What? Bang! Joke lang! Siyempre hindi pwede yun. Ayan, 50. Yeah, bitawa mo nga yung manubela. Hindi ko alam kung magkaano siya yun. May lane keeping. Ah, wala. Ayan, ito lane keeping. Oh, yan. Tignan natin kung ano. Tignan natin kung didiretso tayo. sa damuhan? Wala eh. Pero pag tinapakan ko yung brake, syempre hindi pa natin alam yung ano niya eh. O, try natin ulit. O, yan. Tapos, set lang no. Nag-step yung ano niya, manubela niya no? Oo, may ano pa rin siya. Iba pa yung ano yun sir, yung para talagang susundan niya lang. Iba, pag ano yan siya sir, tama nga. Pag feeling ko pag solid line lang siya mag- Ah, okay. Ang maganda na rin dito, meron siyang adaptive cruise control. Saka anti-collision pa. Nakita mo na ba na gumana na yung gas? Kanina naka-EV tayo, di ba? Ayan. Hindi, kapag depende kasi sa pagtapak mo sa axle. Pero ayun na, na-try mo na yung gas. Oh, ito. Oh, nag-gas naman ako eh. Pero kapag yung ganito ng takbo mo, ayan. Electric na. Oh, electric lang. Ayan. Naka-ano lang ako, EV. Ay, naka... Ayan, naka-gas. Cruise control ako. So, kamusta naman yung feeling ng transition from EV to gas? Sa pagdating sa gas kasi, yung na-disengage yung EV mode niya, once na nagtapa ka ng axle, kasi nga, kailangan niya na ng mas maanong power. Unlike ng, kunyari may sinusundan ka lang, traffic, yan, ganyan lang under natin. Ito na yung nakakatipid sa gas, itong EV mode niya. Ayun. Kumbaga, pero okay ano, ramdam mo yung transition niya, or ano, hindi? Hindi eh. Kasi tahimik pa rin siya eh. Kanina nga pag-start ko sinasabi ko. Wala siyang rev kahit i-switch mo ng gas. Pero malalaman natin niya sa sports mode. Kung mag-sports mode, mag-sports mode ba? Ben? Bawal mo. Stop it. Get some help. Bawal dito eh. Pero nakaano kasi ako normal. Try natin yung ano. Yung Eco. Eh, patulong yun din. Ayan, Iko. Uy, siya tayo, kaliwa. Kaliwa. Okay. Baka ilabas mo na MCX yan, ha? Hindi. Alam ko naman, kung saan ako iikot lang. Sir, naalala nyo pa yung ano? Yung unang test drive nyo sa amin? City ata yun. City. Oo. Kaliwa ka lang, kaliwa. Ano yung si Ian pa yun. Oh. Ikaw yun. Sure. Ako yung pinakahuli na nag-test drive kasama si Nita. Tapos yun na yung last na yun na. Test drive sa... Oo. Pero dapat kasi nakalinya yung BRV noon. Mm. Ewan ko bakit di na kami natuloy. So yun lang. So ayun. Thank you. Hindi, pero overall, maganda to kasi unang-una, Honda. Kilala na sa quality yan. Walang problema sa quality. Yes. Parang wala nga akong nababalita masyadong nagpapa-ano sa Honda. Pag Honda, sinabi ano na yan, nasa kultura na natin yan na talaga napakatiba. Mga trusted brand din. Magkano nga to, sir? 2,590,000. Ayun, may 90 na ako. 2.5 talaga na lang. Tsaka ang ganda nung sa aircon niya, no? Sa aircon vent niya, no? Kakaiba, no? Okay yung ano. Parang ganyan yun sa, ano, sa Honda Civic, ganyan din sa RS. Tsaka yung adjustan niya. Kulit na. Para siyang switch ng sa mga piloto. Wala lang ano. Yan. Okay. Ito. Ay, wala man. Kulang yung traditional. Yung brake niya. Ay! Grabe din eh. Okay. So, si Melaso naman guys. No. Makakalapos ba kayo dyan? Oo. Wala na. Uy! Uyos siya. Malawag dito ha. Ah, oo nga. Sobrang ang lubag. Kamusta kayo ato sa likod? Ay! Wala pala. 5-seater lang. Wala. Compartment tsaka rin dyan yung battery kasi din. Hmm. So yung charging ng battery nito sir, regenerative braking, ano din? Sa ano siya engine brake siya eh. Hindi siya ano, katulad ng ibang brands na pag nagbe-brake. Okay. So, halimbawa, tinapakan mo na madiin, tapos tinanggal mo yung paa mo sa ano. So, nito-charge na siya doon kasi nag-engine brake siya. Hindi mo naman kailangan mag-trade. Try ko nga yung aircon kasi nabalitaan ko yung aircon daw niya. Ah, yun nga. Ang galing nga. Pwede siyang iganong-ganon. Hmm. Para siyang joystick? Oo. Baka kulit. Joystick talaga. Tapos the usual yung ano niya. The usual. I mean, sakto lang yung Maliit yung ipotayment niya. Hindi naman maliit. Sakto lang.
Okay, kung sa bagay, hindi. Kasi yung iba sobrang laki. Hindi naman nakaka-distract siguro. If ever kaya, sir, pwede namin itong ma-review, ma-vlog. So, ayun. Hintayin nyo na lang. Nyo kasi na nga, syempre, pag test drive, more on, ano, yun nga, yung real experience. And then, with kwentuhan, syempre, ang dami natin chismis eh. So, ayun. Ayun, hazard eh. Ang seatbelt pala rito. Yes. Uy, seatbelt tayo. Kinabit. Ay, grabe naman ako. Uy, ba't magsi-seatbelt? Tsara. Eh, ganun naman talaga, di ba dapat? Pwede, pwede i-sports mo ito sa rana. Hmm. Yes. Charis. Wait lang. May sunroof din pala to, eh, no? Hinahanap ka agad yung ano, no? Sports mode. Try mo nga buksan. Alin? Yung ano, sunroof. Ah, yan ah. Wow! Nice! So cute. Sobrang liwanag mo na. Parang kakainin ng ano nyo. Parang wala ako sa camera. Ayun. So una pa lang, ang bigat agad ng tapa ko, no? Anyways, ayun na nga. Nablanko ah. Ay, hindi ko na-adjust yung ano. May ano kasi siya, may pinag-aaralan siya. Parang ang taas ng manobela. May ano to, no? Tilt and telescopic din to. Yes. Yung upuan mo, baka mababa. Hindi, pinaba ko talaga, di ko maabot yung ano. Ay, ganun? Ang isin. Oh, kamusta naman kasi, di ba, ikaw, maliit ka. Ano ang height mo? 4'2"? Ay! Yung penguin? Penguin na po! Ano ba? Oh, hindi. Ano? 5'3". Ah, 5'3 pala. Hindi, medyo nataasan lang ako sa ano. Mali pala. Tumangkat ka. Whatever. Dati 5'2 siya eh. Kaya ako. Hindi, kamusta naman yung visibility mo dyan sa may dashboard? Ba? Ano, yan, sa windshield. Okay naman yung visibility. Yung, ano, hindi ko na na-adjust yung, ano, yung manibela. Hindi ba yung, nakikita mo naman yung hood? Oo naman. Okay. Oo. Pero yung steering wheel niya na-adjust pa ta sir, hindi na. I mean yung stiffness. Stiffness siguro. Ay, hindi. Pero once na naka-on kasi yung cruise control eh, i-off mo yung cruise control, try mo. Ito ba 'yan? Yan. So ayun. Ay, ang galing hindi siya nag-aano no pag na-brake na talaga. Naka-ano siya, eh, auto hold, brake. Pero pwede siyang i-off it yata. Disengage, eh. 'Di ba? Brake oh, ito ba 'yan? No? Yes. Anyways. Hindi mo trip yung auto hold? Hindi. Kasi wala namang ganyan sa dinadrive ko. So, sanay kasi ako sa, ay, the usual na ano. Hindi bumababa. Ay, hindi. Wala. Kasi may handbrake yung sa'yo eh. Hindi kasi yung last na test drive din namin. Walang ano, walang auto hold. Hmm. Or hindi lang natin inoon. Hindi, wala talaga. Ah, talaga. Anyways. Kasi ito, pag preno ko, hindi na umaandar eh. Pero malaking tulong yung ganun, di ba? Oh, pag traffic yan. Yeah. Oh, so, correct pag traffic. Ang galing. At least hindi mo na kailangan mag-neutral and all. Ay, kayo gumigit sa amin. Charis. Mga sensors. Paingay eh. Nagwala. Kine-check lang yung ano eh. Surroundings eh. Hindi nga kasi dikit sila lang dikit sa atin eh. Alert tuloy na ka. Ano ka na ito? 2.59? 2.6. Mayroon lang ito. Pero yun nga, tipid ka naman sa ano. Hindi kasi isa sa features talaga na maaano mo rito, yung 15 to 18. Yung fuel economy nyo. Sobrang tipid nun. Sobrang tipid. Kasi kalimitan kasi mga nasa 8 to 10 sedan pa yun ah. Pero ito, malaki-laki na to. Mukhang hindi mabibigyan ng pagkakataon magamit ang sports mode ah. Hindi, iikot daw siya eh. Mamaya, kumalma kayo, mahaba pa. Mukutang mo. Talagang pipilit niya, ano. Talagang dapat ma-experience yung sports mode. Siyempre, dapat matesting natin ito, di ba, sir? Mm. What the hell is even that? Chay! Bye! Ako, parang nagulat si Sir Preston. Parang pinukutsaba mo pa si Sir eh. Humihingi ka pa ng simpot siya. Huwag yung pagbibigyan, ha? Uy, paano, asan yan, sir? Ito. Kasi alam ko, bawal daw dito eh. Bakit bawal? Binabaril daw pag... Binabaril? Ay, naka-ano ko kanina? Naka-normal po ba ako? Naka-eco. Mag-normal nga tayo. Naka-eco pa tayo nun. Pero nung pag-alis ko, naka-normal tayo. Bakas pa rin ang hatak na kahit naka-eco. Ito yung adjust na... Bakas din ang power niya. Diyan na. Normal lang yun. Bakas ng torque niya. Ito, try natin sa ano.
Try mo ang sports mode, ma'am. Teka lang po. Normal po muna tayo. I-ano natin si... Naka-boss siya. All-around speaker na siya, boss. Boss! Boss! Bossing! Boss! Boss! Kumusta boy buhay? Kumusta boy buhay? Dapat mag-ganon ka din yung katulad kay Malupitan eh, no? Nanonood ka ba ng Yux? Ay naku, hindi ko favorite yun. Bakit? Si Boss. Bakit? Di naman, di naman daw kasi siya ko. Hoy! Gawa? Talaga ba? Dumi yun ah. Ang ngayon ko lang napansin, parang nasa kabila yung ano niya, shape nap niya, no? Oo, parang medyo malayo-layo siya sa ano. Parang pwede mong ipa-assist sa kasama mo, pa-neutral nga. Pa-neutral. Eh, isa sa pinakamaganda rin ito, ito. Kasi nga 5-seater lang siya eh. Kaya yung interior niya, napaka-spacious. Maluwas. Pag 7-seater, meron lang dagdag dun sa likod. Pero ganito meron, pa rin yung yes. Ano niya, na space niya. Ganito pa rin naman. Sarap no. Maluwag pa rin. Pwede ako matulog. Incline, try natin yung incline niya. Siyempre, passenger lang tayo eh. Uy. Ay, hanggang ganito lang. Ako portable na. Oo. Ako, hindi ko makakapagano rito. Parang puro homes dito eh, no? Pwede yan. Pag dinala niyo dun sa spot. Ay, oo. Dun sa may ano, no? Ay, oo nga. Sige, dun na lang ako. Oh? Shit! Pinaalala ko pa. Pa? Ba't hindi mo sinaka? Ay, pinaalala! Yaka! Pero hindi, pwede nga dito eh. At tumakbo na naman akong 720 to. Okay, try natin. Naka-sports try mode natin ka? Sports mode naman. Ayan, random na yung ano, hatak. Yung red. Kunyari sir, naka-sports mode, gagana pa rin yung ano niya, EV niya. Kunyari naka-cruise ka lang. Gagana pa rin naman okay siya. Talaga? Mas ano nga lang yung aggressive yung RPM, gano'n. Siyempre, pag-sports mode, siyempre dapat sporty rin yung takbo natin. Oo. Teka lang, kalma. Patapad kasing tapang po si Timela sa sports mode. Bakit tatapang? Pagalita mo yung track, no? Oo. Babaan mo ng pintana. Bumpa ba? Uy! Don't say bad words, ha? Ay, di bad words yun. Bad yun! Ay, akala ko normal. Sarap! Dito natin dinaan yung ano eh, alam ko eh. Yung jeep? Oo, ata. Jeep Wrangler. Dito natin dinaan dati. Try nga natin ulit yung horn. Yung horn. Tsaka ang ganda din ang labas nito, ah. Oo, maano na siya eh. Maganda nga. Tsaka... ang ano kasi, talagang ang laki ng transformation ng CR-V kesa dun sa mga dating oo, CR-V. Oo nga. Yun yung naano ko sa kanya. The usual kasi na CR-V, way back before pa, may spare tire pa sa likod na, sir. Meron. Itong hybrid wala eh. Pero yung dalawang CR-V, meron yun. Hindi, I mean yung ano, sir, yung nakasabit sa may buhay. Yung ano, first talagang, na second gen na tayo. Nasa labas. Ay, isa sa signature na pag may nakikita kang gano'n, oy, CR-V. Diba? Talagang napakalaki na nung pinagbago ng CR-V. Ano ba meaning ng, di ba may ano, CR-V, tapos may BR-V, tapos may HR-V. HR-V pa. May mga gano'n. Ano ba yun, sir? Bakit gano'n? Parang magkakamag-anak pa sila. Parang gano'n. Di, parang may iba't iba silang purpose. Puro runabout sila. Depende sa ano. Basta lahat sila SUV, yung tatlong yun. BRP, maliit yun eh, no? 7-seater na maliit. Yung maliit yun, di ba? Maliit-liit lang, pero... Eh, yun yung pinakamaliit sa kanila eh. So, tsaka yung baby pa kasi siya. Pinakamura siguro. Baby runabout vehicle. Pero itong ano sir, CR-V, ano bang selling point talaga ng CR-V? Comfort na hindi matagtag, madali i-drive, para ka lang nagda-drive ng kotse. Na siyempre medyo mas malaki ng kotse. Oo. So yun talaga yung mga binibili. Sa bagay yun din yung na-feel ko eh. Ang like na lang doon sa may pag nag-cruise control, siyempre nagkakaroon ng stiffness yung steering wheel niya. Pero overall, talagang magaan nga siya dali. Tapos tahimik pa. Oo, spacious. Tahimik. Ano, height ko, ano ako, 5'10". Pero, kita mo naman, naka... Taas pa yung headroom. Straight pa yung ano ko. Tinan mo. Oh!
touchscreen. Touchscreen. Oh, ang ganda ng ano niya. Ang touchscreen mo. Oh, hindi ko nakagal yung ano niya. Oh, touchscreen. Oo, ang cute na. Soft touch lang siya. Pwede mo siyang i-one finger saka two finger, oh. Sana, oh. Ang galing ng ano, no? Basta nag-touch yung screen mo. Ay, yung screen mo. Oo. Oh, okay siya, no? Sanay ka sa'yo pag neutral tapos. 100 na. So, saan ko malalaman yung battery? Meron siya ito kasing gas. Yung gas? Ito. Yung sa battery niya, yung nasa pinaka-left. So, may ano. Ito parang tawag dyan is battery meter. So, yun. Ngayon yung battery may 4 charge siya na bar. Nakita nyo, nandiyan siya. So, ano pag dyan? Nag-less than 3 bars ka, mag-automatic, mag-on yung engine. Tapos pag nag 3 bars naman, automatic yung hybrid. Ah, yun yung nasa gilid? Okay. Kasi wala na siyang tachometer eh. Ito speedometer of course, tapos battery meter yun nandun. Ah, parang yung, ito pala, yung parang yung sa may charge niya, once na nag-cruising siya? Cruising, tapos yun nga po. Basta bumaba ng 3 bars, automatic magsa-start na yung engine para mag-charge. Why are we still here? Pero yung EV, hindi mo siya magagamit as a support pag yung, kunyari, mabilis yung andar. Diba yung ganon? Ah, nagsasabay? Oo, kumbaga. Nagsasabay din naman sila, sir. Ano, nagsasabay din? Kasi technically, yung horsepower nito, kung engine lang, nasa 148. Pero combined with the electric, alam ko nasa 210. Malakas din, no? Pero yung, kunyari, wala naman certain speed na para mag-activate yung EV. Kunyari, nasa expressway. Diba? Depende siya sa ano eh, sa RPM, sa cruising ano. Basta cruising speed ka, mag-activate yung ano. Hindi, yung sa cruising speed, paano ba yung cruising speed? Na? Sa bigat daw ng... Ah, oh, yun, kung hindi maano yung tapak mo, let's say, nasa 180 siguro o 100, basta hindi... Kumbaga nakaalalay ka na lang ng tapak. So, pag-on siya. Okay. So, yung trigger ng pagsiswitch niya ng... Depende sa... Depende sa bigat RPM. Okay. Pero pwede ba itong... kaya niya pa rin umandar, sir, kahit na hindi ka na... wala ka ng gasolina, gano'n? Ah, hindi, sir. Kumbaga, kailangan may gas pa rin. Kasi kumbaga, yung ano niya is support lang. Oo. Kumbaga, support ng ano, para hindi rin masyadong... Mag-consume si makina, kaya nandiyan si EV, di ba? Saka yung sa economy, fuel economy niya, para mas makatipid ka lalo ngayon sa atin, dami-dami traffic. Pinaka-advantage talaga ng hybrid vehicles ngayon is yung may support na yung hindi na masyado matakaw sa gas yung mga kotse. Yun lang. Yun lang point of view ko, ha? Hindi ako expert, ha? Saka maganda siya dahil walang coating. Yes. Ah, talaga ba? Oo, yung mga hybrid, wala na palang coating. Electric, walang. Kahit hybrid, sir, ganun. Exempted na sila sa coating. Kaya anytime, 7 days a week, makakadrive ka lang. Wala kang takot sa... Manila. Bakit ka naman matatakot? Wala kang takot sa batas. Ano yun? Siga ka. Eh, kasi hindi ka na mamulihin eh, di ba? Sir, ba? Ano yata? Ako. Exempted to. Susot mo yung change mo. Hybrid. Hybrid to. Bakit ito kung may pelo lang to, mukhang pupunta po sa ano eh. Matik yan. Yeah. Okay lang naman tayo, sir, no? Lumayo ng lumayo konti. Oh, tinan mo. Buta nga ng Tagaytay. Buta tayo kape. Ay, minsan lang naman malit si Mela. So, minsan pagbigyan ng kape, patay tayo dyan. Pinagbigyan kasi hintayin niya mawala yung mga ano doon. Lilinisin muna yung mga dumadaan eh. Tunahin. What's up, boss? Yung mga bossing natin. Mga bossing natin, nandun! Oh, yun na yung trigger point eh, para bumitaw sa gas eh. Sila, sir. Ayun, naririnig na ngayon yung bell. Pero kahit ano, no, hindi siya... Hindi siya ganun ka... Kahit mabilis na yung takbo. Ano siya itong ingay, no? Oo.
hindi mo ramdam yung tension. Maingay pa yung manual eh. Oo. Natadaan. Alalanda. Sobrang gaan na nyo pag naka-sports mode eh, no? Yung manubela? Hindi, I mean yung... Basta yung ano ng kotse. Yung manubela niya, same pa din eh. Hindi nagbago. Okay. Ah, siguro pag nagbabago lang siya kapag inoon yung cruise control. Siguro nga, pero baka hindi siya parang laruan lang. Ano tsaka, siya? Tiyo, pansin na pansin yung suspension niya talaga. Hindi siya ganun katagtag. Buti na sabi mo. Ayan, no, diba? Isang ikot lang. Oh. Malaki, maliit. Maliit. Ayan! Natuto na ako. Natuto na ako. Alam mo lang sa katak niya. Naka-sports tayo. Oh, ganda. Ganda naman. Ano ba pag Honda? Ano ba sabi nila sa Honda? Honda Sensing, no? Yun yung tawag niya sa ADAS, eh, no? Driving assist. Another one. Yan na. Tunog-tunog. Yun o. Oops, andito na yung mga partners natin. 0 to 100, ilan? Hindi, umabot na 100. Kasi meron siyang ano eh. Ano yun? Ano nga yung HUD? Heads up display. Heads up. Pwede mag-left dito, sir. Tama ko ba? So, ayun na nga guys. Nakita niyo naman kung gaano ayo, 'di ba, i-U-turn. Pero ang ganda ng ano niya, no? Tulog niya nung ang ganda no ng ano, nagre-sports. Oh. No? So yeah, guys. So if you're looking for a hybrid car and of course, quality brand. Yes. CRB, HEV, RS. Yes. Ano pang hinihintay niyo? I-test drive niyo na 'tong ating CRB. So, kontakin nyo lang si Sir Franz. Yes. From Honda Alabang. Namin sa screen, kanyang contact number. And then... No, sir. Baka may gusto kong shout-out, sir. Shout-out? Wala. Masusundan pa ba ito? Sasama ka ba ba sa amin? Baka na-shock to si Sir Franz. Hindi, may mga upcoming ano ba naman bagong bakit, units bakit kami. Bakit daw nag-sports mode ka ng 100? Ay! Hindi ako mag-100. Ang usapan ni sports mode lang. Oo. To testing lang. Tinesting ko nga eh, di ba? Bakit may 100? Bakit kasi may 100? Nag-100 ba ako? Hindi ba? 97. Anyways, it's good to be back sa Honda Alabang. Oh, next naman no, review naman ito no. Almost ano na rin, almost a year. Almost a year na rin yung na last ba? Time na... Hindi, yung last na vlog namin doon is September din, last year. CRV din. Tanda-tanda niya yun kasi ano eh. Debut ano ko yun eh. Debut niya yun eh. Oh, so 1 year ka na. Oh, yeah. Wow, so, you need a race. Yes! Yes! Happy yes! Yes! Crop race lang. Oh, yun na nga guys. So, again, thank you so much Honda Alabang. For letting us test drive this CRV HDV. And the next time, yeah, review naman ng service. Ano ako, satisfied ako na experience ko tong CRV. Tsaka napaka ano maganda yung ano niya, interior niya. Alam mo naman pag course. Honda for the boys, di ba? Naglinaw ng camera niyo. Mababantayan niyo. Oh, ngayon na megapixel yan? 360 to na, sir. Meron din siyang 360. Sir, ilang pixel yung camera? Yung quality niya. Kasi, parang malinaw eh. 360 oh. Pwede mo manood ng movie sa ganyan. Wala siya ganun na yung picture. Tapos, kaliwa na dito, sir. Kaliwa. So, ayan guys, pabalik na po tayo sa Honda Alabang. And of course, once again, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, CarVPH. And hit the notification bell para lagi tayo updated sa mga susunod na namin videos. So guys, to see you in our next video! Bye! Yeah! Ano nangyari? Marites, no? Total record.